kalikasang pagbati pong muli sa ating lahat. Kanina pong umagay ating tinalakay ang tungkol sa mga pwedeng paglagyan at pagtaniman ng ating mga halaman kung sakasakaling tayo po ay kulang sa lupain. Ngayon po naman, matapos tayo makapaghanda ng ating mga lalagyan o taniman, tayo po ay maghanda naman ng lupa na ating pagtataniman. Ito po yung sinasabi nating growing media sa English. So ano-ano po ang mga sangkap sa growing media? Marami po tayong pwedeng gawin na growing media o lupang taniman. Subalit dito po sa aking tatalakayin ay tatlo lamang po ang mga sangkap na ating gagamitin. Ang una po ay itong ating vermicompost. Ito po yung vermicompost. Ano po ba ang vermicompost na tinatawag? Ito po ay yung mga binulok ng bulate. Isang uri ng bulate na kung tawagin po natin ay African Nightcrawler. Ano po ang benepisyo nasa vermicompost? Ito po ay mayaman sa mga elemento na kailangan ng ating halaman, katulad ng major elements na nitrogen, phosphorus at potassium at marami pa pong mga trace elements. Maliban po dito sa benepisyo nito, ito po ay nagpapaganda ng soil texture or tekstura ng lupa, pumipigil ng tubig sa lupa, at nagpapaganda po ng soil pH na tinatawag. Ganon din po, ito ay nagtataglay ng mga mikrobyong kailangan ng ugat ng ating halaman para po makahigop ng sapat na dami ng nutrihino na mula sa lupa. Ang ating pong ilalahok maliban dito ay yun pong garden soil. Ito po, nasa aking baba. Ito po ay napakadaling hanapin sa paligid natin. Marami niyang garden soil o mga ordinaryong lupa. At ang susunod po ay itong ating sawdust na tinatawag. Ito po, marami pong sawdust sa paligid na itinatapon lamang o nabubulok na pagkaumulan ay naaanod ng tubig na maaari pong bumara sa mga kanal. So maganda po itong gamitin na panglahok sa ating pagtataniman. So ang ratio po ng ating growing media na gagawin ay 1:1:1. Ang ibig pong sabihin, kung merong isang sako kang lupa, meron din tayong isang sako na vermicompost, at meron din po tayong isang sako ng sawdust. Yan po. Marami pong ratio ang pwedeng gawin. Pwede pong dalawang parte ng lupa, isang parte ng vermicompost, at isang parte ng sawdust. Pero sa atin po ay pare-pareho ang dami. 1:1:1. Muli po, ang inyong lingkod, si Doc Salde Rogelio, nagsasabi kung paano tayo gumanda ang buhay dahil sa agrikultura o pagsasaka. Sa agrikultura po, yayaman tayo. Thank you.
Naganda na rin po tayo ng ating growing media o pagtataniman. Tayo naman po ngayon ay maglalagay na ang ating inihanda na growing media sa ating container na tinatawag. Ito pong container na ito, growing media, ang plano ko pong itanim dito ay yung kunla ng melon. Ayun po siya. Yan po ang ating itatanim. Tayo na po ay aani ng melon. O sa Ingles, tawagin po natin mas melon. Kailangan lang po ng kaunting tiyaga, kaunting sipad, at sigurado po tayo gaganda at giginawa ang buhay dahil sa ating pagsasaka. Inuulit ko po, hindi kailangan malawak ang lupain, basta po may tamang diskarte, tamang pamamaraan, tayo po ay makakaanin ng ating mga pangangailangan. Lagyan ng lupa ang ating mga container na pagtataniman. Ito na po ang mga container natin. Ngayon po naman ililipat natin ang ating tanim. Ang ating punla. So hukain po natin ng unti-unti ang punla. Maari hindi maiistorbo ang ugat. Tapos po ating ililipat ng dahan-dahan sa ating bagong taliwan. Sa kada container po or lalagyan, dalwala ang ating itatanim para hindi sila masyadong mag-overcrowding or magsiksikan. Dalwa lamang po ng dalwa.
tayo po'y nakapagtanim na, nakapaglipat-tanim na tayo sa ating mga container na inihanda. Ito po'y ilang araw lamang ay siguradong ito po'y mabubuhay na at mag-uumpisa na ng kanyang paglaki. Muli po, pagbati ng magandang hapon at patuloy po kayo mag-subscribe sa aking channel upang patuloy po kayo mabigyan ng kaalaman sa agrikultura. Maraming salamat po muli.